Emmett C. and hello, Whitey World. Yes, guys, this is your Mommy's Home channel again, and welcome sa ating segment, DJ Love Mommies. Isa na namang storya ng pag-ibig ang ating matutuhayan for today, at sana ay magustuhan nyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan kay Mommy's Home channel, what you are waiting for? Please subscribe my channel and para lagi kayong updated whatever good story that I will give you. At ang kwentong pag-ibig na ating matutunghayan for today, it's about first love never die. Totoo pa kaya ito? Is it really true that first love never die exists? Because sa ating letter sender for today, it takes forever before she realized that first love never dies is true. Ano kaya ang nangyayari sa kanyang kwento? Ano ang nangyayari sa kanyang buhay? Yan ang ating matutunghayan for today. Dear DJ Love Mommies, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mikmik. 52 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Mindanao. Totoo nga ang sinasabi nilang it takes forever before you realize that first love never dies. Because for me, I never expected that it would happen. Kabila ng maraming relasyon na dumating sa buhay ko. Ang sinasabi ko po sa inyo, DJ Love Mommies, I was in love then when I was 14 years old. And akala ko that moment, it was really true love and real love. Because even at a young age, ang boyfriend ko po, ay nakipag-usap sa aking magulang that we want to get married. Magkapitbahay po kami, DJ Love Mommies. Magkakilala ang aming parents, but it was not good friends at all. Because ang tatay ng aking boyfriend ay nabubuhay sa sugal. Their life is ups and downs. Pag nanalo sa sugal ang tatay nila, limang kabayo agad ang nabibili at marami pang mga pera ang pumapasok sa kanilang business. But for us, my father is a strict father. Masyado po siyang stricto at napaka-relihiyoso. That's why we are walking in the different path. Ito nga, religious person versus inaasa ang buhay sa sugal o sa chances para yumaman. At that moment, DJ Love Mommies, nung umakyat ang aking boyfriend at hiningi ang aking kamay sa aking magulang, tandang-tanda ko kung ano ang sinabi ng aking father sa aking boyfriend. At hindi ko yun makakalimutan even until now. Ano? Hihingiin mo ang kamay ng anak ko? Ilang taong ka na ba? Sobrang bata mo pa. At ano ang ibubuhay mo sa anak ko? Yung pagsusugal ng tatay mo? Hindi kayo mabubuhay sa pag-ibig lamang. Dahil walang nabubuhay sa pag-ibig kung wala kayong ilalaman sa tiyan nyo. Kaya hinding-hindi ako papayag na magpapakasal sa'yo ang anak ko. Napakabata nyo pa. Ayusin mo muna ang buhay mo. Ayusin mo muna ang buhay ng anak ko. Mag-aral muna kayo bago kayo pumasok sa mga bagay na ganyan.
that moment, Deji, lo, momis, nawalan ako ng pag-asa. Pinadala ako ng father ko sa siyudad at doon nagpatuloy ng pag-aaral. I was young then and I don't understand everything. Why my father stopped me for loving him? I really hate my father at that moment. Sobra akong nagalit, Deji, lo, momis. At umabot ako sa point na nagrebelde ako. Umalis ako sa aming bahay at nagtrabaho ako bilang katulong. Pinatunayan ko sa aking ama that moment that I can't survive without him in my life. Nagtrabaho ako bilang katulong at nag-aral ako ng Sunday school para matapos ko yung high school ko. At pumasok ako sa iba't ibang relasyon, digital moms, just to forget that man that I really adore. Nakipagrelasyon ako, not because I love them, but because pinapatunayan ko sa papa ko that I am different person. Ika nga, nag-re-rebelde ako. Hanggang sa umabot sa point, digital moms, na naging dalagang ina ako. Uli na nang ma-realize ko, I was walking in a wrong path. Dahil sa gusto kong patunayan sa papa ko na tama ako, then I was wrong. Wala akong magawa at that moment dahil buntis na ako. At sana, gusto ko na lang na makasalad ako ng lalaking nakabuntis sa akin. But sad to say, did you love mommies? Hindi ako pinakasala. Bagkos, iniwanan ako. I really feel sad, did you love mommies? Because ikaw nga, totoo, pag nagrebuild ka sa magulang mo, karma is with you. At that moment, wala akong magawa kundi tanggapin ang nangyari sa buhay ko. Then another guy kind come to me. At pinaniwala ko siyang siya ang ama ng anak ko. At that moment, Deji Love Momis, gusto niya akong pakasalan. He wants to marry me. But the problem is rich ang guy at ayaw ng magulang niya sa akin. At that moment, Deji Love Momis, I said to myself, how cruel will life for me? Talaga bang ganito? Dahil lang sa isang pagkakamali ko ng pagre-rebelde sa magulang ko, life turned against me. Kaya wala akong magawa, Deji Love Momis, kundi tanggapin ang pagkatalo ko at bumalik sa magulang ko. Naglulumuhod at nagmamakaawa na sana patawarin nila ako. Because I just commit a mistakes. At tulad ng inasahan ko, napakabait ng tatay ko. He accept me of what I am. He accept me even I was become a single mom already. Ganun pala ako kamahal ng aking ama. And I realized that late already. At that moment, nakasenter na ang buhay ko sa anak ko. Isinilang ko yung anak ko at nagkaroon ako ng gift kahit hindi mula sa loob. But para sa akin, I'm happy to have my son in my life. Kaya nanatiling ganoon ang buhay ko, Deji Love Momis, hanggang sa nakatagpo ulit ako ng ibang lalaki. Akala ko nagmahal ulit ako at pinakasalan naman niya ako at nabuhay kami ng mapayapa dahil tinanggap niya ang kaisa-isang anak ko. Yes, Deji Love Momis, nagpatuloy ang buhay namin. Nagkaroon kami ng isa pang anak
pero napakalasinggo ng aking partner. Minsan, sinasaktan ako. Pero wala akong magawa because he is already my husband. Naging battered wife ako. Pero kinakaya ko dahil sa mga anak ko. Because I love them so much. Siguro nga wala akong swerte sa lalaki. And I accept that. And I'm working so hard for them. Sinawing paalat naman ang aking naging asawa. Dahil suga pa sa alak, namatay siya sa sakit na TB. Din wala pang isang taon, I found another guy again. Nagalit pa nga sa akin ang mga anak ko dahil masyado daw akong mabilis mailang. Maybe because I am searching for the right love. I am searching for the real love na hindi ko nakamtan buong buhay ko. Sobrang sad ko and I have to do something para mawala yung sadness in my life. Hanggang sa yung pangalawang naging asawa ko ay kinuha din ni God. I was then 2 beses na naging biyuda. Now I realize how hard life for me. Ganito ba talaga ang buhay ko? I'm already 52 years old, but I still don't find the real love for me. Until one day, nagkita ulit kami ng ating boyfriend. 30 to 40 years nung naghiwalay kami. At that moment, I did love mommies. Nung makita ko siya, parang nabuhay ang puso ko. Nasabi ko, is this really the love that I feel before? Is this really the love that I keep holding on in my heart long time ago? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Daddy Love Mommies. And my father at that moment is already dying. Umalis na siya sa mundong ito, but I'm proud of him. So hindi ko maintindihan ang sarili ko, Daddy Love Mommies. Is it really true that first love never died? Talaga bang hindi namamatay ang love, kundi nakatago lang sa puso mo? Going to say, did you love mommies? Pero sobra ko pala talaga siyang mahal. Until now, I'm holding all the love that I have for him. Kay Evan, nagagalit ang anak ko. Ang mga anak ko. Because of that. Nagagalit ang kapatid ko. Because of that. But I still love these guys. Kaya nakakalito, DJ Love Moms. Nag-iisip ako kung tatanggapin ko pa ba siya sa buhay ko. Because all people are against him again. Kaya sana po, DJ Love Moms, napayuhan niyo ako. Because really, love never ever die. It was keep only in your heart. Welcome back mga KMHC, and masyado talaga akong na-touch sa story niya. Well, meet me kung ako ang mag-decide. You can decide now for yourself. You can decide now for your happiness. Because you are already 52 years old and life is so short. Maiintindihan ka rin ng mga kapatid mo at ng anak mo balang araw. They will understand that you suffered a lot already in the past years of your life. So go ahead. Magsaya ka as long as wala kang inaapakang tao.
This is your moment now. So patunayan mo sa mundo that your first love never ever die. So thank you so much mga ka-MNC, and thank you so much sa ating letter sender for today. And sana hindi kayo magsasawa sa pakikinig sa inyong Mommy's Home channel. Thank you so much everybody, and I love you all. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front.